Hello mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang hapon sa lahat. So ito pala yung aking mga inalagaang fatteners noon. Ito yung sinasabi ko na napagsabay ko lahat. 24 yata sila. Lahat-lahat. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi may nagtanong sa atin kung paano natin inalagaan itong lahat na itong mga fatteners na ito ng sabay-sabay at paano natin i-make sure na lahat sila pantay-pantay yung paglaki kapag ka-ibenta na natin and also yung pag tipid sa feeds, no? So gusto kong ma-share yan sa inyo mga kabagis ngayong hapon. So eto na nga, ang ginagawa ko lang noon mga kabagis is alam ko naman na sa lahat ng mga sinishare ko mga videos, alam ko na bawat isang baboy after 3 months ay makaubos yan sila ng 4 sacks of feeds. Ito yung isa sa pre-starter at saka isa sa starter, dalawa sa grower. And then yung kung mayroon pa kayong extra, gusto yung pakainin ng another 2 weeks with finisher, optional na lang yan kasi nga ang ideal talaga is 3 months na ibenta na natin yung ating mga inalaga ang fatteners. So sa tingin sa napansin niyo, as you can see there, sa isang kulungan mayroong 12, sa isang kulungan mayroong 16, at sa kabilang kulungan mayroong mga 6 or 8. So sabay-sabay yan sila. At ang nangyari dyan is difference lang sa bawat isa that time was ano. So yung difference lang nila mga 1 week to 2 weeks, no, yung difference nila. So ito yung mas may edad tong batch na to. At yung mga sa kabila, ito yung mga mas bata sa kanila. So ang ginagawa ko lang diyan mga kabagis is to make sure lang na hindi tayo ma-over spend doon sa kanilang feeds. So talagang tinatali ko yung mga naubos nila na feeds at ito din yung pinaka-best na way in documenting your expenses with the feeds. So at dito ko rin na come up na bawat isang baboy talaga makakaubos sila ng 4 to 5 sako na feeds. Again, yung ideal dun is yung 4 sacks of feeds para hindi ka masyadong lugi and within 3 months maibenta mo na sila. At ito din yung panahon mga kabagis na na-observe ko na once yung baboy natin iwasan natin yung magkaroon sila ng sakit tulad ng basang dumi, yung mga panahon na in 1 or 2 days hindi masyadong magana yung kumain mga baboy, may mga cases talaga sa naganyan sa mga fatteners natin. Kung maiwasan natin yan mga kabagis, within 3 months yung 85 to 95 kilos kaya ng ating mga fatteners na ma-achieve yan kung walang mga ganong klaseng mga pagkakataon na may sakit sila. So kapag maiwasan natin yung mga ganon, talagang posible siya. At ito yung mga batch ko na nakuha ko talaga yung ganong klaseng timbang at kabuang kilos ng ating mga analagaang fatteners. At yung mga panahon na yun mga kabagis, ito yung buo yung ratio na yung wala ng laman loob. Nasa 85, average of 85 talaga. Mayroong mga ilan-ilan lang nakaabot ng 95. Ito yung mga nakaabot ng 95 naman, ito yung mga nabili ko mga kabagis na mayroon ng edad na mga biik. So, when I say may edad, so pagka, for example, pagka walay, nagstay pa ng mga ilang days doon sa may-ari. So, yun yung mga umabot ng ganong kilo. And it was really an accomplishment for me kasi ang daming nalagaan mo. Ang problema kasi doon kung maraming nalagaan natin ni mga kabagis is that at ino to, ito yung mga panahon na i-challenge ka sa management side ng pag-alaga ng fatteners. So when I say management, kailangan alam mo kung anong month, anong days na i-adjust mo yung pakain nila. At i-make sure mo rin yung estimated number of sacks of feeds na maubos nila in 3 months, hindi ka mag-o-over dun. At hindi ka rin, kahit finalo, naka-follow ka dun sa
pagpapakain ng dami, hindi ka bitin doon sa laki at timbang ng mga alaga mo. Sabay-sabay yan kasi nga marami sila. So at also ang challenge dito mga kabagis is yung paglilinis. Kailangan nandyan yung tubig palagi kasi you really have to make sure na ma-maintain mo yung kalinisan at hindi mangamoy yung pigiri or yung mismong kulungan ng baboy. Ito din mga kabagis, no? Ma-share ko lang. Ito din yung pangapanahon mga kabagis na kailangan mong pag-isipan at alamin kung pwede na bang ano, kung sino sa kanila ang pwedeng i-dispose na, no? Kasi yung mga times dito, i-share ko lang din na may mga batch or biik ako na naibenta ko ng 2.5 months lang. Kasi kailangan nating i-consider din yung feeds, no? Maubusan ka na sa sobrang dami. So, yun yung mga ginagawa nating strategy din para talagang walang days na magutom yung mga baboy mo, yung consistent yung pakain. So, ito din yung panahon na ginawa ko yun. Taka-survive naman kayo paano. Yung tanong na kailan ba dapat mag-alaga at anong dami yung alagaan, ang sagot ko dyan is ngayon yung pinaka-the best talaga mag-alaga. Kung mayroon ka namang puhunan at alam mo yung basic, no, so pag-alaga ng baboy, kahit isa or dalawa yung alagaan mo, okay na yun mga kabagis. Kasi doon ka matututo sa pag-alaga ng paunti-unti and then later on, damihan mo kung kaya mo na. So, kung kailan, sabi ko nga ngayon. Ngayon na yung pinakamaganda. At update lang pala sa amin ngayon, no, sa Cebu, sa area ko dito sa South, ang kuha nila sa rasyon ngayon, umakyat na po ng 180 to 190. At depende yun sa buyer. May mga buyer na, kasi pahirapan ngayon dito pag hanap ng mga fatteners. Sa totoo lang, ang palengke, kahit nga 2 months, kinakatay na nila o inirasyon nila dahil limited yung number of supply ng baboy. So, dyan tayo makabagis, nakaangat-angat konti, no, kung may marami tayong inalagaan. At kung itong batch na to na timing dito sa panahon na talaga, maganda to eh. At hindi din ako nagsisisi kasi itong batch na to mga kabagis, yung kuha ng rasyon was 210 yung panahon na to. Ngayon umakyat na rin, nandiyan na sa 190, so konting-konti na lang mag 200 na yan. At sabi pa nga nila baka this February to March aakyat na yan ng 210 to 220 yung kuha ng rasyon nila kasi ang kilo naman ng bentahan sa palengke ngayon is nasa 260 to 280. So, yun, maganda. Maganda yung panahon ngayon mga kabagis. And hopefully, tuloy-tuloy na yan. Yun nga, ini-encourage ko kayong lahat sa mga kabagis natin dyan or mga silent viewers natin dyan na try na po kayong mag-alaga mga kabagis. Kasi itong 2022 ay maganda, no? Hindi natin sayangin yung pagkakataon na ganun yung presyuhan ngayon sa palengke. Bihira lang yan. Mostly talagang bababa. At mayroon ding ang problema kasi ngayon sa atin was supply ng feeds. Parang paubos na. Sa totoo lang, nahirapan na akong makakuha ng supply sa ultra pack na feeds. Kaya ngayon, temporarily, I'm using Filmico. Yung Filmico na feeds, maganda din yan. Kaso mayroon siyang konting difference sa ultra pack at wala tayong option eh, walang stocks ng feeds sa ultra pack, kaya yun yung ginagamit ko ngayon sa dalawa kong natirang fatteners. And sana, no, dahil paakit lang paakit yung presyo ng feeds, sana ma-neutralize natin yan sa presyo din ng ating mga binibentang mga fatteners, no, na hindi siya kumbaga pabor sa mga sa mga nagbebenta lang ng mga feeds. Uli, dapat pantay-pantay. So kung
meron silang presyong ganyan sa feeds nila, dapat ganun din dapat ang presyo ng mga binibentang fatteners. Kasi nga, yun yung kinakain ng mga baboy at binibayaran natin yan. No? So, dapat hindi isang side lang yung naka, ano, kumbaga, hindi naman sa nakalamang, no? Pero, yung naka, ano, ng magandang sitwasyon sa pagninegosyo. So, tapat lahat tayo. Mag-i-enjoy dyan. At ito yung pinaka the best mga kabagis na panahon, no? Take advantage of it kasi nga bihira lang yan. And ang dami ko kasi mga messages at gusto ko sanang maghingi ng pasensya doon sa mga hindi ko na replyan kasi nga talagang pahirapan yung page ng Facebook page ko. Once mag-message kayo doon, iwan ko kung i-open ko siya. Talagang nag-iikot-ikot lang, hindi ko ma-open talaga siya. Kaya ang daming mga hindi ko na-replyan. But kung mag-message kayo directly sa Facebook na account ko talaga, yun hindi yung Facebook page, I can definitely reply anytime. But yung sa Facebook page, pahirapan i-open. Iwan ko bakit ang hirap i-open ng mga Facebook page ngayon. So, pasensya na po kung hindi ko kayo ma-replyan agad-agad doon. And hopefully, maintindihan nyo yan. Ano lang ng kuryente namin and yung binibigay ng mga voltahe is low voltage daw sabi ng ano ng VECO or yung nag-ano kasi nga it's part of their ano din strategy na hindi mabigla yung bawat tahanan na magagamit ng kuryente. So dinadahan-dahan nila kaya talagang pahirapan.